pala camera, akala ko yun. Tingin ako sa ring light. Ah, di ba? Inspired by feeling smart na teenager. Maganda po mo. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilangan ng Bayayang. Dako po, pwede na po ako umuwi sa Pilipinas. Pero, bago ko po sabihin po sa inyo, paano po makakauwi sa Pilipinas, bibigyan ko rin po kayo ng mga tips at guidance po. O di, galing po sa Philippine government, syempre, at sa ibang mga sources from immigration and from the Department of Foreign Affairs at iba't iba pong sangay ng ating gobyerno po sa Pilipinas. Samahan po ninyo ko dahil magmamarunong nga naman po ako ngayon, di ba? Okay, come on. Yan, maglalagay po muna ako ng organic dahil narubis ko po sa forest. Lingon beer at ginawa akong juice. Siyempre, kailangan ko po muna ng tubig. Kailangan po ng utak ng tubig. Bago ko po patuyuin sa mga impormasyon. Ganyan po talaga eh. Pag ginagamit po ninyo utak po ninyo, inom po kayo ng liquid para hindi ma-dehydrate. So fresh. Oh my goodness. Ayan. Good news po talaga sa mga kababayan po natin sa mga nasa abroad. Ayan. Lalo na po yung mga foreign nationalities. Mga foreigners. And also to foreign travelers. Yeah, who want to travel to the Philippines, you could visit the Philippines nowadays. Ang ganda na accent ko na yun. Bangklase. May ako na ulitin. Okay, diretso na po tayo. Medyo mag-English po nga, syempre. Doon naman sa aming mga asawa po dyan na foreigner, pakita nyo po ito, panood po ninyo ako. Minsan lang mag-English. Sige naman, para maintindihan nilang paano ako pag-travel sa Philippines. Ito pa hindi pagmamarunong dahil ito po ay nanggaring sa sangay po ng iba't ibang sangay ng gobyerno po sa Pilipinas na talaga naman sumusuporta o pinapangalagano po ang siyempre, ang safety sa Pilipinas, lalo na po sa panahon po ng pandemya. Yun, di ba? Okay. Ngayon po, mag-English po tayo. Sandali lang po, ah. Just hold it for a while. Okay. This is very good news for foreign nationalities. You could travel to the Philippines. And I'm going to flash on my screen those countries who are or those nationalities who are allowed to visit the Philippines. And there you are. This is a very good news. Okay, I'm going to speak now in Tagalog. If you need some assistance, I think you could ask your wife, your partner, your relatives there, because I don't want to squeeze my brain. It'll be going to drain soon. Ayun po. Ito po yung list po ng mga countries na yung visa, pero hindi po kinakailangan visa na pumunta po sa Pilipinas, ayun po yung list. Yan, pwede po silang pumunta sa Pilipinas for a minimum of 30 days. Siyempre, kung may extension po, for example, Tagalogin na po natin. Kung meron pong extension yung mga foreign husbands po ninyo or wives or children, siyempre, consider na po yun. Okay, boyfriend o ibang na, foreign nationalities, kahit ibigang po ninyo na gustong bumisita po sa Pilipinas. O, di ba? Ayan po. Initial 30 days, kung gusto po nila na extension, siyempre, ang unang bibisitahin, Bureau of Immigration. For example, if they want to visit, kung gusto po nila bumisita na sa Pilipinas na more than 30 days, kumonsulta po sila sa Bureau of Immigration. Opo. Pero mayroon pong mga bansa. Ayan, pakikita ko po sa inyo na 59 days. O, di ba? Minus 1 lang. 59. Ibig sabihin yung 59 days, allowed lang po sila na bumisita sa Pilipinas ng 59 days. So, mayroon pong mga restrictions. Ayan. Pero mayroon mga considerations. Ayan po, nasa screen. At mayroon pong mga contact numbers, details. O kaya, visit po ninyo yung kanilang mga websites for more information. Opo. Mas maganda po talaga, paghingi po tayo ng guidance. Doon po talaga
sa mga nagsiservisyo po sa sangay ng gobyerno, sa mga websites, mga emails, o kaya po niyang tumawag sa inyong sa Philippine Embassy, i-guide po nila, i-guide po sila kung ano po yung mga dokumento kailangan bago po bumisita sa Pilipinas. Ayun po, hindi po yung, uy, sabi ni Mare, ganito. O kaya sabi ni Pare, mawis sa Pilipinas, ganito daw kailangan, mga ganito, ganito, ganito. Sabi, ano, sulat mga, hindi, may sinabi siya, huwag po ganon. Unang-una po, kung bibisita po kayo sa Pilipinas, ako po syempre, hindi nyo naman kailangan sundin lahat po ng mga pinagsasabi ko. Diba? Kasi iba po talaga dito, na-research ko lang po, base po sa sangay ng gobyerno o sa website po. Bibigyan po yung mga links sa Bureau of Immigration sa Pilipinas or Department of Foreign Affairs. May mga guidance po. O diba? Kung paano po makapag-travel sa Philippines, sa Pilipinas ng maayos. Kasi meron po tayong mga proper documentation o proper documents. Mga dokumento na dapat po natin i-comply o i-complete bago po tayo pumunta sa Pilipinas. Kailangan po talaga natin tapusin bago pumunta sa Pilipinas, katulad po ng hotel. Kailangan po maghanap po kayo mga credited na hotel, especially sa mga non-OFW. O diba? Sa mga non-OFW. Mamaya pag-usapan po natin yung non-OFW and OFW. O po sa, syempre, sa foreign nationalities. Iba po kasi sa kanilang guidance. Diba? Yung kaya na sabibig ko naman po, hindi naman po over the top, in detail, o hindi naman po talaga exacto. Ibig sabihin, ito po yung nakakala po. Base po sa pagbabasa, syempre, panunood din po ng mga ibang videos. Kino-compare ko lang po ano po yung nakalagay po doon sa website po ng mga sangay ng gobyerno. O, diba? At ang diretso naman po tayo, iba ba naman po ang gulo? So refreshing. No sugar, organic. Try it. And you'll believe. Hindi po ito commercial. Pa-practice lang po ako, di ba? Ayan. Isa-isahin po natin. Siyempre, marami naman po mga videos po na nagkalat sa social media, di ba? Talaga binibigay po sa inyo ang proper guidance. At talaga naman napaka-detailed. Ako po gusto ko po kasi ang gagaling po sa aking kaalaman sa website. Siyempre ganoon po ginagawa po nila. Medyo iniiba ko naman po. Diba? Kailangan iba-ibang angulo naman. Besh. Diba? Okay. Umpisa po natin sa mga nasa. May tinatawag po kasi ngayon na 3 different colors of lanes. 3 different color of lanes or 3 different colors of lanes. Meron po dyan green lane, red, and yellow. Yun. So yung mga nasa green lanes po, ayun po yung talaga na meron 7 days na quarantine po sa Pilipinas. Mm-hmm. Siyempre, diba? Siyempre kasama po dyan yung OFW or non-OFW. Opo, kaya alam po, ano pagkakaiba? Sa mga OFW, sagot po ng gobyerno, lahat po ng gagastusin po nila sa hotel, food and accommodation. Pero sa non-OFW, syempre marami na pong video lumalabas. Sa non-OFW, katuloy po natin balikbayan, talaga pong sagot po natin lahat. Ganyan po talaga minsan. Dahil po ito sakit na kumakalat, kailangan po talaga ng pag-iingat. Ah, diba? Syempre, dito mo sa mga foreign nationalities na may mga asawang Filipino, Filipina, may mga consideration po ba sa kasama po nila sa Green Lanes. Kumonsulta din po kayo sa Bureau of Immigration, bibigyan kayo po kayo ng proper guidance. Lalo na po yung mga nasa Green Lanes. So, adiyo, ah, 70s, kapaganda po nung tiba. So, pipili po kayo ng hotel. Una po, sa mga OFW po kasi, yung iba po, talagang meron na pong list, weighted list po para sa mga OFW sa mga hotel po, wala po sila. Pero iba, pumipili po talaga sila na accredited po, yung malapit sa lugar nila. Pero nang po ganun kasi, pinakamaganda po nung talaga, bumisita po kayo sa Philippine Embassy, tumawag po kayo Philippine Immigration para may proper guidance po kayo. Yung po.
Doon po naman sa mga non-OFW, mas maganda po talaga, maganda po talaga kayo ng mga hotels, accredited po talaga na may quarantine facility, katulad din po sa OFW. I-check nyo pong mabuti, i-review nyo po, o check nyo po yung mga websites po ng Bureau of Immigration o Department of Foreign Affairs kung meron po silang mga recommendation o list ng mga hotels na pwede po kayong mag-book or quarantine. Siyempre may mga ibang expenses, but expenses and legal or accredited documentation, hindi po legal. Legal, yes. Kasi everything, lahat po kasi kailangan dokumentado bago po kayo mag-travel sa Pilipinas. Meron pong mga iba't ibang dokumento na kailangan po ninyong i-fill up bago po mag-travel sa Pilipinas. Kung may nasabi po ko na sa tingin po ninyo questionable o iba po yung sistema sa pag-alis po sa bansa po ninyo, kasi minsan may iba po eh, di ba? Kung saan man galing sa Finland, yung sistema dito siyempre, Finnish system, iba bago ako mag-travel sa Pilipinas. Pero yung pag-travel sa Pilipinas, the same naman, gusto din sa Pilipinas. Pero pag-alis sa bansa po ninyo, na kung saan kayo nananahan, kung sa ibang bansa, tanungin nyo rin po syempre yung kanilang guidance. Kasi bibigyan din naman po kayo ng guidance pag travel sa Pilipinas. Pero pinaka the best po, Bureau of Immigration. Doon po talaga, sila po talaga nagbibigay ng proper guidance. Natutuyan na ako ng utak. Sandali lang po. 3 times a day, I'm going to have a red lips. Bakit ganun? Nakasandram na ako, wala pa rin nangyari. Okay, bang ang gulo na po. Ayan, umupo na bang po tayo? Ang hirap mong magpalitan tayo. Okay, doon sa green lane na sinasabi ko, ayun po, meron pong bagong list, naka-flash po sa screen po ninyo. May bago pong list na nilabas po syempre ang gobyerno ng Pilipinas sa mga green lanes. O, diba? May additional consideration sa ibang bansa. Syempre, yung sitwasyon po ngayon ay medyo nagiging calm down, hindi po naman po totally calm down. Lalo na po dito sa Finland, more than 3 million na po vaccinated. O, diba? More than 5 million po population dito at konting-konting na lang po. At dito po sa Finland, hindi na po nire-recommend na mag-wear po ng mask. Pero syempre sa pag-iingat, nagsusot pa rin po ako ng face mask. Sabi nga po, di ba, prevention is better than cure. English again, come on. Can do it. Prevention is better than cure. Ayun, ibig sabihin, yung pag-iingat ay mas mabuti kesa sa gagamutin. Ano po talaga? Tama naman sana yung pag-translate ko sa Tagalog. Tama naman siguro. Ayun. So, meron po, makikita po ninyo sa screen po ninyo, yung list po ng mga bagong countries na at po sa green lanes. Siyempre, ilalagay ko naman po yung mga links sa ibaba para ma-check nyo rin po yung mga details. Ayan. At siyempre, kung saan po yung malapit na Philippine Consulate o Embassy, magtanong na po kayo, iplano nyo na po yung pag-travel po ninyo sa Pilipinas. Baka mamaya, i-compare nyo po doon sa mga nasa Pilipinas. Ganito, nag-travel sa ganito, ganito na gasos. Baka ganun, sa akin, iba, ganun. Siyempre, hindi naman po pare-pareho ng gasos. Gasos po sa hotel, sa pagkain, di ba? Yun, di ba? Siyempre, hindi naman po lahat available, lalo na po yung mga hotels. At siyempre, yung ticket, yung presyo po ng ticket, nag-iba-iba po. Huwag po natin i-compare. Kasi po, ang pag-travel po talaga ngayon ay medyo magastos. Dahil konti lang po siyempre ang mga passengers, yung iba pong airline company, siyempre, nagpa-practice din po sila ng social distance airplane, pero hindi po lahat. Diba? So, kailangan talaga po nag-travel, mas maganda vaccinated. So, meron po talaga mga airline companies na talagang chine-check or certification kayo na vaccinated na ba kayo o hindi. O, diba? Doon, magkakaroon sila ng proper protocol o check-up kung saan kayo ilalagay. O, diba? O, kaya bibigyan kayo ng letter. Kasi may nangyari na po ganyan isang situation. Hindi ko lang po, isa sa napanood ko, yun ang pabukbuk siya ng ticket kasi hindi po siya vaccinated. So, nirecommend po sa kanya ng isang air. Hindi ko na po babanggitin.
isang airline company na magpabakuna bago dumating yung kanyang flight. Opo, kasi po talaga yung pinakamaganda. Isipin din po kasi natin yung makasama po natin sa paglipad. Ngayon po kasi kailangan po talaga natin na ang sakripisyo. Opo. Ay. It tastes a little bit earthy, smooth, sweet. I could taste the breeze of the nature. Practice lang din po yung sa space commercial. Hindi po, wala pong darating na commercial. Baka doon sa kumpanya dyan. Napansin na po. Kasi talagang papansin naman po ako dyan. So, nandaman po natin ay yung pag-travel ko po sa Pilipinas na to. Sobrang pinaplano ko po. Ahali ka. Nakabili po ako ng manggang hinog. Bango, maamoy hinog. Harap pong kalabaw na mangga. Naku, napakasarap. O, diba? Diretso na po tayo. O, i-review po muna natin yung mga pinagsasabi ko po kanina. Yung mga pinagtatala ko, pinagdadaldal ko kanina. Hindi po chismis po yun. Binibigyan ko po kayo syempre ng proper guidance. Ayoko po magbagay na specific document o specific na tao o guidance na binibigay po sa inyo ng gobyerno. O binibigay po sa atin din po sa binibigay po sa atin ng gobyerno para po sa ating paglalakbay. O di ba? Sa ating maayos na paglalakbay sa Pilipinas. Go, pinilakang lakbay. Go, 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 go. Kasi ano po mukha talaga ang tanga. Ayun, una-una po yung sinabi ko po kanina, di ba? Pag-travel sa mga non-OFW, kayo po gagastos po talaga lahat. Kung hindi po kayo kasama sa Green Lake, 14 days. Kung kasama po sa Green Lake, 7 days. Ano din po sa OFW and non-OFW. Siyempre sa foreign nationalities, kung hindi naman kayo, kung hindi naman sila kasama, siyempre, or family, part ng family, considered as 14 days na rin po sila. Doon sa mga visa-free na pwede pong bumisita sa Pilipinas at ang initial na pwede po silang mag-stay sa Pilipinas are 30 days. So may mga restriction din po sa iba, less than 30 days. At sa mga extension, magtanong po sa Bureau of Immigration. O syempre, sabihin ko po syempre may mga dokumento po talaga dapat na i-fill up o diba i-comply na kailangan pong ipunin bago po mag-travel sa Pilipinas. Hindi lang po yung ticket at passport kasi po syempre sa pag-iingat, syempre certification of vaccination o vaccinated na ba talaga kayo, may mga documents din po na magagaling sa ngayon ng gobyerno, for example from the Philippine Embassy kung nire-require po sa bansa po ninyong. Magtanong po sa pinakamalapit na Philippine Consulate, Philippine Embassy, o kaya magtanong po sa syempre Bureau of Immigration. So kung malapit naman yung kamag-anak po ninyo sa Bureau of Immigration, pwede po kayo magtanong sa kanila. O, diba? Na kumawa ng mga papel ko ano yung dapat i-fill up, ano itsura. Diba? Kung gusto nyo pong makasigurado. So, meron din naman po sila syempre yung mga guidance. Diba? Sa kanilang mga websites. So, kung wala pong English translation, yung mga English translation, syempre, magpatulong din po kayo sa iba para mas maintindihan po natin syempre. Kahit naman po ako, kapag masyadong technical yung nakasulat, di ba? Nagtatanong din po ako para nire-rest assure ko po yung mga dokumento po na pinipill up ko, yung po yung talagang yung makailangan at dinodouble check ko po. At kapag may mga dokumento na po kayo, kompleto na po kayo, naku, i-photocopy po ninyo, di ba? I-xerox po ninyo. Sa Tagalog, xerox is branding po yun. Wala po photocopy po ninyo, scan po ninyo. Maraming copy, mas maganda. Magbigay po ko ng copy sa iwanan nyo. O, di ba? Maglagay ng copy sa luggage ninyo. Magbigay kayo ng copy via messenger o email sa mga mahal nyo sa buhay na uwihan sa Pilipinas. O, di ba? Para kahit nasaan kayo, meron silang may ipoproduce copy po naman yung passports, lahat ng documents po. Diba? Na inyong daladala sa pag-uwi o pagpunta sa Pilipinas o pag-travel po sa Pilipinas. Mag-produce po kayo ng mga kopya. Mm-hmm. Siyempre, yung mga phone numbers ng mga immediate person. Yung talagang in case of emergency, in case ng mga questions o nasan na kayo.
sa mas ang pinanggalingan po ninyo at pag-uwi sa Pilipinas, kailangan collect na po yung mga taong talagang yung immediate makakontak po ng mga authorities. Kung nasa airport po kayo, mawala kayo kayo nasa Pilipinas. O, di ba? At syempre, sa pagtata... okay. Natutuyo na po yun ng konti. Medyo nadidrain na po yung... one eighth part ng ugat ko na connecta po sa water. Kailangan ko po manaminom. Okay, let's go on. Ayun. Continue po natin doon sa mga documents. Kailangan po talaga may Xerox copy o photocopy po kayo. Yan, di ba? At ang pinaka the best po talaga. Ito po ay talagang nire-recommend ako po. Kung magkano po yung i-declare nyo pang insurance sa mga luggages po, mas maganda po talaga i-secure po ninyo. Insure po ninyo. Magbayad man kayo. For example, ang halaga ng luggage ninyo is $3,000 or 3,000 euro or whatsoever kung ano pa pong currency yan, syempre may certain amount po na babayaran kayo sa insurance. So, mas maganda po insured po ninyo. Pero syempre kung reluctant, confident po kayo, hindi naman mawawala yung luggage nyo, walang mawawala sa luggage nyo, so, pwede na po kayo mag-travel sa Pilipinas. Yun lang po ay aking isa sa magandang recommendation na insure nyo po. Insured po ninyo ang inyong luggage. Yung mga big luggages, lalo na mayroong mga valuable o mahalagang bagay po doon. Di ba? At ang pag-travel naman po sa Pilipinas, di ba? Siyempre sa Pilipinas, sobra na po na-excite sa pag-travel ko po sa Pilipinas. Kasi ang plano ko po talaga umuwi next year, summer. Di ba? Summer po sa Pilipinas. Bakit po summer? Kasi gusto pong mapaayos po yung paligid ng bahay ko. Kahit yung bahay ko po mapaayos ko po ng kahit. Pwede naman po tapos na tapos. Basta may tubig, kuryente, matutulugan, may malulutuan, at mayroon pa chichismis lang ng nanay ko, okay na po yun. Ayun po. Talaga nagpa-plano na po ako ngayon. At syempre, baka next year, next summer, di ba, magiging mas maayos na yung restriction kasi ako na po fully vaccinated na rin po. Pero hindi naman po sinasabi pag fully vaccinated, wala na pong chance na dapuan po na kumakalat na sakit. Di ba? Siyempre, mayroong chance po yan. Siyempre, depende po yan sa kinakain po ninyo, sa lifestyle po ninyo. Everyday, kung paano pagkain nyo, nag-exercise ba kayo, di ba? So, pag inisip nyo naman po get vaccinated kayo, so, namumuhay naman kayo ng unhealthy living na apektong yung puso nyo. So, yun po yung mga risk. Ibig sabihin, bumababa po yung immunity level. Yung ibig sabihin, yung immunity level, yung resistensya po, yung lakas na katawan, bumababa po. So, yung sakit na lapit po. Yun po yun. So, sobrang excited na rin po ako, siyempre, sa pag-uwi sa Pilipinas, siyempre, makaka-uwi na rin po. Siyempre, sa ngayon, hindi pa po dahil din sa trabaho. Demand po, dahil po sa ginagawang sa demand ng trabaho dito po sa Finland. So, ayun po yung target ko sa ipunin ko po yung holiday na working holidays ko, yung mga days. Ibig sabihin, ibubuso po lahat next summer sa Pilipinas para mas masaya po. At sana naman, mapanood naman po ito ng mga talagang gusto mag-sponsor sa akin, gusto ko maging endorsement sa kanilang mga produkto. Sana naman, huwag silang bumitaw kasi ito na rin po ako, yung bulsa ko po hindi bumibitaw. Hindi, maraming salamat po sa inyong tiwala. Sobra po ang nagpapasalamat. Lalo na po dun sa, siyempre ang tema po natin ngayon, ang topic po natin ngayon tungkol po dun sa mga naniniraan po sa abroad na gustong umuwi sa Pilipinas. Sana nga po no, lahat makauwi. Siyempre ba, talaga nagsasakripisyo. Iba gustong umuwi pero yung bansa po nila hindi po pwede umuwi sa yung bansa, ano kasi sila nakatira, may mga restriction na hindi pa pwedeng umuwi sa Pilipinas. Kahit na pa sinasabi kasi sa Pilipinas na pwede umuwi, pero kung doon sa pinanggalingan nyo naman pong bansa na may restriction na hindi pa po pwede, tapos uuwi kayo yung pakindig yung makabalik, syempre, may iba pong sistema.
So ang gawin po na lang po natin ngayon, kung wala po kayong mga ginagawa, syempre kung na-freeze ang inyong mga trabaho, wala po kayong masyadong ginagawa, i-play nyo lang po itong pinilangalakbay. Liligaya po ang inyong pamumuhay. Kahit paano mapapangiti ko po kayo. Sana naman. Hindi ganyan lang po tayo, talaga tayo nasabot. Katulad po, nakikita nyo po kung mag-isa, di ba? Ina-enjoy yung buhay. Hindi, ganyan po talaga tayo sabot. Yung pag-emote po minsan natin, hindi po natin mapipigil. Wala, excited lang po sa Pilipinas. Siyempre, pinaplano ko rin po kung paano ko iiwasan yung mga nagpapasalubong sa akin na hindi man nilalike mga posts ko. At yung gusto magpatulong sa akin sa kanilang malilit na negosyo na hindi naman ma-share ang aking mga videos. Hindi, joke lang po yun. Ayun, yun po yung mga gusto ko pong sarihin. Diba? Tawa-tawa, ngiti-ngiti lang po tayo. Ito naman po mga pinagsasabi ko po na to. Seryoso po ito kasi lalay ko naman po yung mga links dito po sa description box at sa comment section para pag-check po ninyo, ay, tama nga si pinagsasabi nito ang damuhon na to. Mukhang uugok-ugok to. Ito pala pinagsasabi. Mukhang maka talaga nagmamarunong. Ay, ako talaga, smart din pala. Smart din pala yun na ba? Ah, diba? Check nyo lang po yung mga links. Lalagay ko po talaga doon ang... hindi ko po ilalagay. Nakalagay na po doon mga impormasyon. Sa iba't ibang sangay po ng Iberi. Share ko po yung guidance from Department of Foreign Affairs, ibang airline companies. So, yung ako na po sabihin, syempre, yung ating sariling airline companies sa Pilipinas, meron din po siyang guidance. Para rin po sa, syempre, pinaka-importante, Bureau of Immigration. Yan po. Yung mga bayarin po, syempre, nakasulat na rin din po doon lahat. Kung anong dokumento po yung bayaran, magkano pong babayaran po ninyo. At meron pong list ng mga hotels na accredited na nire-recommendan ng Bureau of Immigration at iba-iba po sa akin ng gobyerno. Yun po ang puntahan po ninyo. Pero pinaka-importante, magtanong po kayo sa sangay ng gobyerno, sa Embassy, Bureau of Immigration, kung dapat ka bang magpabook, lalo na sa mga OFW, dapat ka bang magpabook ng hotel o sa non-OFW bago ka mag-travel sa Pilipinas, o meron na silang ibibigay para sa iyo. O meron silang naka-line up para sa iyo. For example, for OFW, kasi minsan naka-line up na po sa kanila yun eh. Di ba? Pero sa non-OFW, pagkakaalam ko po talaga at sa nabasa ko, kayo po talaga ang pipili ng hotel po for quarantine. Siyempre, for national, foreign nationalities, same. Siyempre sa foreign nationalities, 14 days talaga sila. Foreign tourists. Siyempre, dun po sa hindi kasama sa Greenlight, automatic 14 days quarantine. Naku, pag uwi ko sa Pilipinas, 14 days, di ba yan? Mga nila, pag nakita ako, naku. Tingin ako, ulang po, ulang pa, ah. Baka mamaya, maging 14 months dapat dito. Hindi, joke lang. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyo. Oras na yun nila sa pinilakalakbay. Sana naman po sa impormasyon ninyo, sa impormasyon na naibigay ko po sa inyo, ay hindi po yung puro kalokohan lang po sa akin, at tandaan po ninyo. Pero mas maganda yun. Di ba? Hindi, ibig sabihin po, yung permission po na ibigay po sa inyo kahit paano po ay makatulong. At syempre, hindi naman po magsamang magtanong at mag-collect na po sa mga sabi-sabi. Pero importante po, i-check po sa website o sa mga opisina po ng sangay ng gobyerno sa Pilipinas o sa opisina po ng sangay ng gobyerno kung saan po meron pong available sa inyong bansa, like Philippine Embassy, di ba? Kasi nandun na po, ihawakan din po nila syempre about immigration process. At sa inyo din pong immigration sa inyong sarilong bansa, paano travel to the Philippines. Meron din po silang guidance, pero sa ating embahada, ay magbibigay din po sila ng guidance. Di. Dali, ayusin ko po ang galo ko bago magpahalam. Hindi pong may inom ng alak pera, hindi naman, pero Diyos ang pinapromote. Ganyan. Ano po?
Maraming maraming salamat na naubos ninyo oras nila sa pinilakalakbay. Organic, natural sweetness, natural sweetness. Take two. Organic, natural sweetness at its best. Lingonberry, free from the forest. Ano mo na maraming salamat na sa inyo oras na nilalang sa pinilakalakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.